pag-usapan po natin kung magkano yung presyo ng kuneho. Kasi napapansin ko, marami po nagtatanong, maraming gustong magkaroon ng ideas, magkano po ba ang presyo ng rabbit? Magkano po ba talaga ang rabbit? So, eto guys, itong isishare ko po sa inyong ideas, hindi po siya standard. So, eto kasi, tinanong ko lang din po siya sa mga kapwa ko breeders. Nagtanong lang din po ako, humingi ako ng ideas, magkano po ba yung ganitong klaseng rabbit. Ayan, so eto guys, ulitin ko, depende sa breeders kung magkano nila pepresyohan yung mga alaga nilang kuneho. So, hindi mo po pwedeng sabihin na, bakit si ganito, ganito yung bigay. Ayan. Kasi iba-iba po tayo ng pamamaraan kung paano po natin alagaan yung ating mga kuneho. Okay, so una po, dako po tayo sa meat type na kuneho, yung pinaka-basic po natin, local New Zealand. So, magkano po ba ang local New Zealand? May nabibili pa tayong 300, pero kadalasan napapansin ko, 350 yung kadalasang naririnig kong price. So, 350. Then, upgraded New Zealand po for 2 months, 500 pesos. And guys, nga pala, yung rabbit po, hanggang lumalaki siya, nadadagdagan ng month, ang pagkakaalam ko po, nadadagdagan din yung price. Syempre, mas bumibigat, lalo na kung mga meat type po sila. So, mas bumibigat sila, so mas nadadagdagan yung presyo po nila. Ayan. So, next po yung American Blue. American Blue, tinanong ko, 2,000 ang price. Ayan. So, pure New Zealand and pure Cali po, ang pinakamurang natanong ko is 5,500. Ayan. So, 5,500, tapos nagtanong rin ako sa ibang breeder, 7,000 sa iba, with air tattoo and certificate of ownership, yung pundalawa, New Zealand, pure New Zealand, and pure Cali. Okay, so, Palomino, magkano po yung Palomino at saka Harlequin Rabbit? So, yung dalawa, 8,000 po, each. Okay, so, 8,000 each. Next po, ano pa ba? Okay, dun tayo sa fancy. Fancy type po, unang-una yung ating lion heads. So, lion heads, may nabibili pang 1.5. 1.5 pinakamura, yun po ay pure. So, depende po sa quality. Mm-hmm. Next po, yung pong lion loop. Lion loop, pinakamurang na tanong ko, 2,500. Okay. Holland loop. Holland loop kapag quality, 4,000 to 5,000. 4 to 5 ang starting, ha? Okay. Next po, Angora. English Angora. English Angora, pinakamurang na tanong ko as of kahapon, 10,000. Flemish Giant. Oh, may Flemish Giant. Flemish Giant, siya po ay nagre-range ng 15,000 yung pinakamura. Yan. So, 15 to 25, depende pa rin sa breeder. So, again, ulitin ko guys, ito pong price na binigay ko sa inyo ay sa ilang mga breeders ko po natanong. So, ito ay nakadepende po sa nag-aalaga ng kuneho, kung magkano po nila pepresyan yung kuneho. So, ito po ay sinabi ko lang sa inyo para kagaya ko, meron din po kayong ideas para kung meron kayong planong pag-ipunan ng mga breed na gusto nyo, at least mapaghandaan po natin at hindi naman po tayo mabigla sa mga presyo ng bawat rabbit. So, kung i-compare po natin yung price po ng pet shop versus breeder, mas mura po sa pet shop. Pero, I advise po na kumuha po kayo sa mga breeders, lalo na po kung plano nyo pong magparami din ng mga alaga nating kuneho. So, bakit po sa breeder mas magandang kumuha? Kasi po, yung history po nung inyong kukuhaing rabbit, kahit parents po niyan kilala. May records po sila, yung growth po nung rabbit habang lumalaki sila, merong history. Ito pa kagandahan po kapag sa breeder po kayo kumuha ng rabbit. So, kapag nagkaroon po ng problema si rabbit, pwede po kayong lumapit dun sa binilhan nyo ng kuneho. Pwede po kayong humingi ng advice, ano pong dapat kong gawin, paano po yan, ano, ganyan, ganto, ganto po yon. Isa po yun sa kagandahan kapag sa breeder po tayo kumukuha ng alaga nating rabbit. Nagaguide po tayo sa tamang pamamaraan kung paano po ba dapat talagang mag-alaga ng isang kuneho. So guys, thank you for watching. Please pa-like and subscribe. Thank you!